Mr. Alfredo Bampasay. So, kayo yung bagong investigator ni Mama. Mm-hmm. Meron na po ba kayong nalalaman doon sa paghahanap kay Kristal? I'm sorry. Magtanong ka na lang sa mama mo. Hindi ako pwede mag-divulge ng anumang information sa ibang tao tungkol sa mga kasong hawak ko. Kayo naman, Mr. Bangkusay. Hindi naman po ako ibang tao. Pamilya din ako. Pero suit yourself. Kung meron po kayong kailangan po, if there's anything that I can help you with, please let me know. Anything. Salamat. Wala naman ako ibang kailangan ngayon kundi impormasyon. Mauna na ako. Mom? Greg, bakit hindi mo sinabi sa akin na may bagong investigator si Mama? Maganda naman po ang credentials ni Mang Alfredo. Pero bakit tinago mo sa akin? Ma, I didn't hide anything from you. Bakit po kayo nagagalit? Hindi naman sa ganon. Pero gusto ko kasi malaman ang lahat, Greg. Dahil alam mo naman na gusto ko rin tumulong sa paghahanap kay Kristal, hindi ba? Jerome! Uday! Kaya nandito, akala ko may pasok ka. Nakapagpasalamat na ba ako sa'yo, Jerome? Nadrabahan po ba tayo dito, Inday? Hindi. Gusto ko lang naman kasing malaman mo na nagpapasalamat ako sa'yo tsaka na maswerte ako na... Na... Nakaibigan kita. Kasi ang buti-buti mo talaga, Jerome. Buti, alam mo. Niyabang talaga nito. Mama? Yes? Good news po ba yung dala ng investigator ni Greg? Pag-asan dala niya sa'kin, na totoong buhay pa si Kristal. Ano po kayo mangyayari pag nahanap niyo na po si Kristal? Ano ibig mong sabihin? Saan po kaya kami lulugar ni Greg? Sa dating lugar. Walang magbabago kahit na dumating si Kristal. Sana nga po, Mama. Ano pang sinasabi mo, Fiona? Naalala ko po kasi, Mama, nung bata pa po ako. Nung nalaman niyo pong buntis kayo kay Maris at nung pinanganak niyo siya, that's when I started to feel invisible. I have good news. I'm pregnant. Taga! Babalik na po ba ako sa pangan? Siyempre hindi. Hindi ka na makawala sa amin dahil pamilya ka na namin. Ganun po kaya mangyayari kapag nakita niyo na si Kristal? Hindi ko alam kung bakit gano'n ang naramdaman mo, Fiona. Pinalaki ko kayo ni Maris na magkapatid. And I thank you for that, Mama. Kaya naman po, di ba, ginagawa ko po ang lahat para sa inyo. Papasalamat ako na hindi niyo po ako binalik sa ampunan kahit wala na si Papa. Kaya nga, hindi ko po kayo iniwan, di ba? Salamat po, ah. Kasi pinagaling niyo si Nanay. Huwag ka mag-alala, Inday. Basta lahat gagawin namin para makatulong. Alam niyo, kahit po ngayon lang tayo nagkakilala, ramdam na ramdam ko dito sa puso ko na talagang totoo kayong mga pamilya na kahit anong mangyari, hindi niyo ako iiwan. Dahil ganyan ang pamilya, kahit na ilang taon tayong nagkahiwalay, kahit hindi maalaala yung mga panahon na magkakasama tayo nung maliit ka pa, mapaglaro ang isip, pero ang puso, hindi magsisinungaling sa'yo. Nanay Mimi, bakit po? Wala, naalala ko lang kasi si Antoy ko. Kamusta na kaya yung anak ko? Sino kaya kadamay niya ngayon? Sigurado ako, mag-isa yun. Takot, hinahanap tayo. Huwag ka mag-alala, Mimi. Mahahanap din natin si Antoy. Katulad ng pagkakahanap natin kay Inday, makukumpleto ulit ang pamilya natin. Manalig ka lang. Aha! At nagtangka ka talagang tumakas, ha? Gusto ko lang po makita ang pamilya ko kahit sandali lang. Hindi! Parusa mo yan sa pagtakas mo. Kumain ka! Gusto mo? O, pati sa'yo ah. O, huwag muna ko kakainin ah. Bati na tayo. I don't approve of this.
I don't like it. Pero sir, yan na po yung napag-usapan natin. Alam ko ito yung pinag-usapan natin, kaso lang, I just don't like it. Kung ipapakita natin to kay Lola, she's definitely not gonna like it. She's not gonna approve of it. So by the end of the day, I want a new marketing plan, okay? A new campaign. Ang isa po kasing Vitadrink, ang presyo po lang katumbas na ng isang kilong bigas. Para sa pamilya. Wala din po akong hirap na inaatrasan dahil sanay po ako sa hirap. Walang inaatrasang hirap. Okay, guys. I already know. I know our new marketing slant for Vitadrink. Ano tayong mga Pinoy? Anong pinaka-importante sa atin lahat? Family. 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 Diba? Pamilya natin, gagawin natin ang lahat para sa kanila. Magpapakahirap tayo para sa kanila. Para mapasaya sila. Para maging proud sila sa atin, diba? Yeah. Magpapagod tayo para sa kanila. And at the end of the day, gusto lang natin magpahinga. Diba? With a cold glass of Vitadrink. To share with the family. That's a really good idea, sir. Thank you. Nay, bantihan ko daw po kayo sa pagkain, sabi ni Ate Inday. Ito naman, oh. Onyong, magaling na nga ako. Huwag na mo. Ang sigla-sigla lang ng katawan ko. Ewan ko nga ba, bakit parang bigla-bigla na wala yung sakit ko? Ngusig na mo, Onyong, oh. Oh, oh, di ba? Oh, ang liksigit ko. Come on, jump, and jump, ikaw si Siony? Nakita na kita, di ba? Ikaw ba si Siony? Sino ako? Parang wala akong naalala. Nasaan ako? Ikaw ba si Siony? Ako nga po. Bakit po ba? Eh, ba't nagsinungaling ka pa sa akin? Niligaw mo pa ako. Asa si Lucas? Eh, kasi baka may utang sa inyo yung kapatid kong si Lucas eh. Baka ako singilin niyo, wala akong ibabayad sa inyo, sir. Nay, sino po siya? Ano pong kailangan nyo? Hinahanap ko na si Lucas. Matagal na pong wala dito si Tio Lucas eh, di ba, Nay? Oo, ilang taon na rin namin siyang hindi nakikita. Wala na nga kami alam tungkol sa kanya eh. At saka akong dapat magtanong sa'yo, kailan mo ba siya huling nakita? Ano ba talagang ginawa niya kasi sa inyo? Tama na siguro dapat mag-uusap man. Ibang address, wala kayo alam. Kapatid, asawa, anak. Wala nga po. Eh, kung ganun talaga yung kapatid kong yun, may sariling palo. Hindi nagpapaalam, hindi nagsasabi. After all these years, salamat. Dahil ngayon, may pag-asa ng makasama ko ang apo ko. At hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa iyo, Greg. Lala, gusto ko lang maging masaya ka. I owe everything I have to you. No. You don't owe me anything, Greg. Kung ano man ang meron ka ngayon, yun ay dahil sa pagsusumikap mo. Kung gusto niyo po, pumasok kayo sa loob ng bahay namin para makita talaga na wala siya dyan. Sige. Yes, sir, di nasa po doon. Sir, wala, di ba? Wala. Wala naman kayo nakita. Aring Siony, may problema po ba dito? Ha? Wala, Jerome. Wala. Kung meron po, pwede tayo magpatawag ng tanod kung gusto nyo. Ito, card ko. Pag nagpakita o tumawag sa inyo si Lucas, sabihin nyo agad sa akin. Maliwanag. Maliwanag po. Ano na kaya si Kristal ngayon? Ano na kaya ang mga pangarap niya? Sino kaya ang mga kasama niya? Hindi na ako makapaghintay na makasama ang apo ko. Ginugulo po ba kayo ng lalaki? Hindi, Jerome. Ayos lang. Naipaliwanag ko na yung tukol kay Lucas. Ayos lang. Nay? Anak? Nay, anak. Papasok na po ako, ha? Oo, sige, anak. Nay, ayos na po ba kayo? Oh. Kasi kanina. Oo, ayos lang kami, anak. Oo, ayos lang ako, anak. So, parang meron kayong kausap na yun, narinig ko. Ay, si Jerome! Di ba ikaw, Jerome, kausap ko? Oo, si Jerome! Sige po. Kunin ko lang po yung gamit ko, tapos alis na po ako. Hintayin na kita dito, atin nakita sa sakayan. Ay, hindi na. Kaya ko mag-isa. Kaya yan. Sige po. Anak? Oo. Ligpit mo na yung gamit mo.
Ronilo, Tatay Teroy, Nanay Mimi. Mauna na po ako, ha? Guys, saan ka pupunta? Sa trabaho po. Anak, babalik ka pa doon? Eh, kailangan po eh. Alam mo, Inday, hindi maganda yung pagtrato sa'yo ng mga tao doon. Lalo na yung Fiona na yun. Tako! Mabuti pa siguro. Maghanap ka na lang ng ibang pagtatrabahuhan mo. Tutulungan ka pa namin. Honey, Siony, bakit hindi niyo po sinabi kay Inday yung tungkol dun sa lalaki? Jerome, Jerome. Huwag na natin sabihin yung problema kay Inday, ha? Ang dami-dami na niyang iniisip ngayon, eh. Hindi na niya yung dapat malaman. Wala naman siyang kinalaman doon, eh. Jerome, makikiusap ako sa'yo, ha? Huwag mo na sabihin kay Inday, ha? Tatay Teroy, alam niyo naman po, di ba, kung gano'ng kahirap makahanap ng trabaho? Tsaka hindi ho biro yung makakuha ko ng regular na kite. Tapos, pag nagtuloy-tuloy po yun, pag naging sapat na yung ipon ko, makakapag-aral po uli ako, makakapag-enroll ako. Tapos, magkakaroon din po ako ng health benefits. Hindi ko na rin po problemahin kapag ka na-hospital uli si nanay. Kaya kailangan po, ipakita ko sa kanila na kaya ko. Kaya lang, Inday, nag-aalala kami sa'yo. Huwag na ho kayong mag-alala sa akin. Dahil kayang-kaya ko po. Kaya yan. Narinig ko yung usapan niya ni Mama. Alam mo, dapat hindi mo na siya binigyan ng false expectations. Bakit pakiramdam ko? Ayaw yung tumulong ako kay Lola. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, mas makakabuti sa kanya kung ipaparamdam natin sa kanya talagang wala na si Kristal. Mabuti pa siguro eh. Samahan ka na namin. Para mapagtayan ka namin. Pwede po bang huwag na lang muna kayong sumama? Kasi baka ho, mapahamak na naman kayo eh. Tsaka, meron po kasi sana akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano yun? Kung pwede po sana, dito na lang muna kayo para mabantayan niyo po yung sakit ni nanay. Inday, makakaasa ka. Ma, bawat bang umasa, bakit parang wala kayong malasakit sa kanya? She's your sister's daughter. Greg? Ako pa itong walang malasakit? Alam mo ba, nung nag-away si Mama tsaka si Maris, ako nag-ayos sa kanila para mapalapit sila uli. Nung may nangyaring aksidente kay Angel at Maris, kami ng daddy mo naghanap sa kanila. Yung ba ako lang malasakit? I'm sorry, Mom. I'm sorry if I hurt you. Hindi naman sa iyo ako umasa, Greg. Ang sa akin lang, ayoko nasaktan si Mama ng paulit-ulit pa. You understand? I understand. Nay! Nay, ano nang gagawin natin? Paano pag bumalik yung lalaki? Shhh! Huwag kang maingay, Andy. Nandiyan pa si Onyong. Oh, totoo naman yung sinabi natin, ah. Wala naman talaga tayong alam tukol kay Lucas, ah. Sa tingin mo ba maniniwala yung lalaki? Ewan ko sa'yo, Nay. Di ba sabi ko sa'yo, mapapahamak talaga tayo sa pag-ampon sa Inday na yan? Tingnan mo tong mga to. Sigurado kung may tinatago tong mga to, eh. Roy, ayan ka na naman. Hindi, Mimi, lalapit ako. Makikinggan ko lang sila. Sandali lang. Hindi! Tingnan mo, Oo naman, Nay. Siyempre naman, parang kapamilya na rin naman natin yun. Nak, bakit kaya hindi mo nalang totohanin? Para talagang legal na kapamilya na natin siya. Para naman, may manugang na ako. O, diba? Kasi nasabi niyo, Nay. Oh, bakit? Parang kapatid ko na yun, eh. Hello, kapatid? Peksman? Kahit kailan, hindi mo malang naisip na maging girlfriend si Inday? Nay. Oh. Hindi rin naman ako papasa doon. Mataas pangarap noon, tsaka hindi ako tipo ng lalaki noon. Bakit, Nak? Tinanong mo na ba siya? Ha? Oh. Oh, late ka.
Oo nga po eh. Pasensya na po ah. Meron lang po kasi ako inasikaso sa bahay namin. Naku, Inday. Hindi pwedeng ganyan. Nakatambak na yung trabaho mo. Half day ka ngayon ah. Sige po. Sir Greg. Oh, nandito ka pa. Bakit naman po ako mawawala? You never give up, Inday. Hindi po talaga ako umuulong, sir. Nga pala, sir. Ito na yung panyo nyo. Sa'yo na yan. Po! Ay, nilaban ka po ito. Manilis po ito. No, you can have it. Baka kailangan mo pa. Good luck, Inday. Jeromeski! O sige, one-one ko yung dalawa ha. Diyan na kayo. Okay, sige. Jeromeski, oh, may dala kong pagkain. Kanin mo! Salamat ko lang yan sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakalabas sa presinto. Oh, pero sa susunod kasi hindi, mag-iingat-ingat ka rin para hindi ka napapahama. Inaalagaan mo talaga ako, Jeromeski, no? Oo naman, kahit naman ganyan kay malasakit naman talaga ako sa'yo. Ramdam na ramdam ko talaga yung feelings niyan. Hindi mo na kailangan sabihin. M.U. Ramdam ko din yan. Ding, kumain na tayo. Sige. Nanilipasa ka na ng gutom yun. And with a new campaign, we will start targeting families. We will start selling 1-liter bottles of Vita Delicious Drink. We will start our marketing push in malls and groceries where families are mostly seen. Dahil sa Vita Delicious Drink, mas masarap kapag kasama ang pamilya. Thank you. Very good, Greg. This is more than what I expected. I want to launch this as soon as possible. Sure, everything's ready. Okay, good job. Adjourn. Congrats. Thanks. But just too little, too late. But don't worry. Hayaan ko pa rin naman matuloy mga projects mo eh. Kahit na pag naging general manager na ako. Ay, Andeng! Oy, merienda muna. Salamat pa, Manday. Andeng, dali ka, dali. Nakita kita sa TV. Sikat ka na nga, da. Talaga? Ito ba yung teleserye ko? Ay, hindi, dahil sa balita. Dugudugugang ka na. Ako, meron ka pala ng dugudugugang, ha? Che, naloko lang ako doon. Kala ko, audition yung pupuntahan ko. Ikaw naman kasi, Andeng. Sa susunod, mag-iingat ka na. Sige naman kasi, bukas-bawasan mo rin naman yung kapal na makeup mo para hindi ka na pagkakamala na magkagancho. Kayo ha, ganyan kayo. Kapag ako sumikat, huyo talaga kayo sa akin. Anding, nagbibiro lang kami, ha? Walang pikunan. Lahat naman kami dito, nag-aalala para sa'yo. Oo, Nay. Anding, Siony. Uy, Anding, hindi ka nasama mo na ako sa loob ng bahay. Dito muna tayo, Nay. Anding, Siony, saan po kayo galing? Ano, sa simbahan. Bumili ko nung Bertud ito, tsaka... Ano po yung Bertud, Anding, Siony? Ako, pag-alis yan ng mga masasamang elemento doon sa bahay namin. Ano masamang elemento? Kasi, parang meron ko nga nararamdaman mga maliliit na tao, parang mga duwende. Tapos mula nung nararamdaman kay mga duwende, parang minalas na kami. Oh, ano? Malas? Ito ba talaga yan? Di ba sa tao naman lang yun? Ay, naku, Jerome, sabihin mo hindi ka naniniwala sa duwende. Masamang tangi-tain yung mga yun. Naku, Ate Siony, magbudbud ka ng asin sa bahay mo para malusaw sila. Oo. Sige, gagawin ko yan. Magbudbud ako ng asin. Meron ba talagang duwende? Meron. Si Aling Saling, nagkasakit pagkatapos namatay. Sabi nila, nakatapak daw ng duwende. Ay! Oh. Mangandoy, eh, di ba ano yata yun eh, na leptospirosis yata yun. Hindi, nakata. Kailangan din pala makabili na kami ng Bertud na sinasabi mo. Dahil baka mamaya lumipad sa bahay namin yan. Abay, nakakatakot. Ay, ako na rin. Magbubudbud ako na asin sa partner ko. Oo, sige. Ba? Ito nga, baka may bumibili sa bakery ko. Diyan na kayo. Greg. Ma'am. You did a good job kanina. Pagpatuloy mo yan at mauungusan mo na si Robert. Thank you, Ma'am. Thanks. What are you doing here? Ma'am, nagtatrabaho po. Sinasagot mo pa talaga ako, pilosa pa ka. Eh, Ma'am, nagtanong po kasi kayo eh. Adelantada ka rin, no? Bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon? Ma'am, kailangan ko po talaga itong trabaho na to. Dahil kailangan po ng pamilya ko ng pera.
Kaya gagawin ko po ang lahat para maging karapat dapat sa trabaho na to. Hindi po ako susuko. Hayaan mo na siya. Are you telling me what to do, Greg? No. Di ba may meeting po kayo? Baka malate po kayo. Come on.